So what is up mga kito? So today, ngayong araw, eh, nandito ako ngayon sa work zone at ito ang naging place ko para sa video na to. And ayun, nababasa nyo sa title is what is my motovlogging setup? First and foremost, maraming salamat sa mekaniko dito na si Paring Jay at si Chop na nandito lang sa aking paligid at ayaw magpakita sa camera. So nandito ako ngayon sa work zone dito sa Panganiban Drive. First and foremost, dapat meron kang helmet. So sa mga, kasi marami pa sa akin nagtatanong na mga aspiring motovloggers and gusto magsimula din gumawa ng video. For me, ang may sasuggest ko is yung setup ko, no? Ang may share ko, I mean. Ito, helmet. Syempre, sec yan. Rise V2 na modular. So, yan. So yan ang gamit ko ngayon as pang motovlogging, no? From helmet, syempre kailangan mo ng mount. So, itry natin na baklasin, no, para makita nyo isa-isa. So ito yung tinatawag na J mount. Yeah, kasi pa J daw siya, no. So this is a GRX ng Motonetics. Ayan. So yan, GRX ngayon ang gamit ko. Kasi universal to, maganda rin and makapit yung nilagay kong 3M. So 3M yan eh, kaya makapit. So yan, J mount, no. And syempre yung lagay ng ating GoPro Hero 9. So ngayon ang gamit ko is GoPro Hero 9. So bumili ako ng Ulanzi case na G94 na swak sa Hero 9. So yan siya, nabili ko to sa Shopee. Nasa worth 300 plus ata, more or less 400, nakalimutan ko. So yan, marami nagtatanong kung ano daw ba itong space dito. So ito ho ay hindi battery, no? Hindi to lagayan ng battery. Ito ho ay lagayan ng mic adapter, which is ito yun. Mic adapter na GoPro din, no? So ito medyo mahal to, nasa worth ano to eh, 1,500 ata, hindi ako nagkakamali. Siyempre, ito, screw para may kabit natin dito sa ating helmet. So pagkita ko. Sorry ha, hindi ganun ka presentable yung setup natin dito. Pero at least, no, makita nyo lang kung ano yung mga ating motovlogging setup. So yun naman talaga yung purpose itong video na to. Lagyan natin itong mic adapter. Ayaw pumasok, gagi baliktad. Ano ba ito? Oh, di marunong panggap na motovlogger. Panggap, di pala marunong. Yan. Ayan, nailagay ko na. So, ganito na yung itsura niya. As my motovlogging setup, no? Sec, syempre yan, sec. So, nandito yung mic ko naman. Saan ko nga ba nilalagay ang mic? So, my mic is nandito sa loob. So, ito yung ano, ito yung harap ng helmet. So, dito, sa mga helmet dyan, so kahit i-check nyo yung mga helmet nyo, meron yan mga lagayan ng intercom, yung parang pabilog dito sa side, kabilaan yan. So dun ko isiningit yung mic, nandito, ayan, yung kulay green na yan, yan na yung mic. Tanggalin natin. So dati ang gamit kong mic is Mic Pro by Memory.ph. So since nung nawala yung helmet kong isa, nung nanakaw, nakasama dun yung mic, tsaka yung adapt, yung TRS cable, yun, naisama dun. So kaya, ayun, nawalan tayo. And the blessing na dumating is, ang malupit na dumating na blessing sa akin, no, is itong mic na to. Dahil ito ay nagagaling mismo kay J-Boss Motovlog, the owner of the best maker, no. So sa kanya to galing dahil hindi niya naman daw nagagamit na. So napakabait na tao niyan. So ito binigay sa akin Boya mic, which is napakaganda ng quality nito. Ayan. So mamaya ibigyan ko yun ng footage and audio while riding, no? Ito yung Boya mic. Ayan o, Boya yan o. Boya. Boya. Lihiti mong Boya. Ayan. Boya. Lihiti mong Boya. So, mahaba to. Pwedeng, ayan, habang nag-record ako, pwedeng malayo yung camera, yung setup. So, ay, napakaganda nito. So, try natin maya-maya pagpa-uwi ko. Nakakabit na to. So, yun. Nilalagay ko siya dito sa side, no? Yung sa may lagayan ng intercom.
So, doon ko siya nilalagay. So, ayun, sana makatulong tong video na to sa mga aspiring and willing na magsimula at gumawa ng mga videos while riding, no? So, treasure the memories. Treasure the memories all the time na nag-ride kayo para at least dumating man yung araw na tumanda kayo, eh, mababalik-balikan kayo mga videos nung kabataan nyo, di ba? So, habang bata pa, enjoy the life. So, yung mga problema, hindi natin maiiwasan yan. Alright, so ito na yun, ang ating audio test. So, ayan, dito tayo sa work zone, Panganiban Drive. So, ay pupunta lang ako. Busy na ang kalsada, men. Alright, so ayan, nagamit ko na ang mic na ginamit sa akin ni J Boss Motovlog. Ayan. So, sound check tayo and hopefully sana malinaw, no? Sana malinaw yung ating audio na nakalagay dito malapit sa may tenga ko, no? So, hindi siya direktang nakatapat sa aking bibig, no? So, yun yung aking setup. So, kasi nung mga nakaraan na setup ko, nung nilagay ko yung mic mismo sa tapat na bibig ko, eh, so pag sumisigaw na ako or malakas na yung boses, tapos sumasabay po yung wind noise, eh sumasabog na yung tunog ng mic, no? Magkakaroon na siya ng static. So, that's why yun. Mas naging komportable ako na nakalagay dito malapit sa may tenga, doon sa may pinaglalagyan ng intercom. So, tama-tama lang yung boses ko, hindi ako sumisigaw, normal lang. Parang normal lang din ako nagsasalita. Hindi tayo nakilala, taga-trabaho natin yun sa Shopee. Alright, dagdag ko lang, yung mic mas maganda lagyan nyo ng dead cat, no? Dead cat is yun yung parang balahibo na nakalagay sa mic. So, para saan yun? So, ginagamit yun para malesen yung wind noise, no? Yung ingay ng hangin na pwedeng pumasok sa mic. So, talagang malilesen nun. So, malaking tulong yun. So, sa ngayon, wala akong nakalagay kasi hindi ko nahanap yung sa Purple Pandang. Meron akong sa Purple Panda nun eh. So, yun, pag nahanap ko yun sa bahay, lalagay ko siya ulit para mas malinaw. Mas nakakatulong kasi yun, malesen sa wind noise, no? So, yun lamang ang ma-share ko ngayong araw para sa ating motovlogging setup. So, yun. So, this is Golden Boy Motovlog. See you in my next vlog. Bye-bye. Peace.